I love you, Mom. I thank you for the privilege of being your child. A gift, the like of which perhaps we shall not know again. Salamat po, Tita Cory. Tulad ng unang paglutang niya bilang boses ng nakining bansa sa ilalim ng diktadurya, sa kamatayan muling pinagkaisa ni dating Pangulong Aquino ang watak-watak na bansa. Iba-iba ang antas sa buhay, hindi rin magkakakilala. Sama-samang nagtiyaga at naghintay ang mga Pilipino sa pagdaan ng posisyon na maghahatid sa dating Pangulo sa tabi ng kanyang pinaslang na asawa. Ito na ang kanilang paalam at pasasalamat sa ordinaryong may bahay na nanindigan noong panahon na halos tumiklop ang lahat at tumupad sa pangakong laging uunahin ang kapakanan ng bayan. Ano man ang kapalit, sino man ang kanyang matapakan. Bakit bukod tangi ang isang Cory Aquino? Maski po siya mayaman, hindi po siya nagpapago, maka-Diyos. Paano binago ni Cory Aquino ang buhay mo? Kung ano man ang natuturan ko sa pamahalaan, yan po ay dahil kay Pangulong Cory. Ano ang mga hirap na pinagdaanan niya? Ang linis-linis ito, tapos ibabatikos na ganun. Kaya sometimes, sakit-sakit talaga. Ngayong gabi, ihatid ng Pro-Profile sa kanyang huling hantungan ang isang simpleng may bahay na nagbigay sa ating mga Pilipino ng 26 na taong inspirasyon ng walang kaparis na katapangan, matapat na pamumuno, malalim na pananalig, at matibay na paninindigan. Bakit mo nagubayo? Saan kayo nagkamali? What did Cory mean to you? So, si Cory at si Ninoy ang aking parang tatay at nanay. Saan nagkagaling ang aso ngayon? I'm afraid of a future without her. I don't want to think too much about it. Pagkatapos ng isang taon at 6 na buwan, dumating na ang araw na kinatatakutan ng lahat. Our mother peacefully passed away at 3:18 a.m. August 1, 2009 of cardiorespiratory arrest. She would have wanted us to thank each and every one of you for all the prayers and your continued love and support. It was her wish for all of us to pray for one another and for our country. Hinihiling po ng aming pamilya ang konting panahon para makasama namin sa uling sandali ang aming mahal na ina. Kahit inaasahan ang pamamaalam ng dating Pangulo, ang Tita Cory ng bawat Pilipino, pagkabigla at matinding pagdadalamhati ang sumalubong pa rin sa malungkot na balita. Muling ipinaramdam ng mga Pilipino ang kanilang pagpapahalaga kay Tita Cory pagkatapos ng matagal na pagkakanya-kanya. Sa Lasal, kung saan unang dinala ang bangkay ng dating Pangulo, matyagang pumila hanggang madaling araw ang di mabilang na nakikiramay. Nais nilang makita sa huling sandali ang may bahay na pumusta at nakipaglaban para sa tunay na kalayaan. Nagtuloy-tuloy ang pagdagsa ng tao sa burol ni Tita Cory. Walang makapigil sa agos ng pagmamahal ng nagising na mamamayan. Nabigla kahit ang anak ni Tita Cory. It's so spontaneous, parang ang genuine. Lalo na kanina, transferring her from Lasal to here. Yung mga tao,
mas pawis pa sa akin, super pawis. And then with homemade signs, iba umiiyak, at saka sinisigaw nila, "We love your mom, we love Cory," talagang grabe. So that part siguro hindi ko pa masyadong na-expect. But then I guess in the end, part of me tells me na in the end, people will appreciate what she did. They will realize they had somebody so honest and so sincere. I was telling my sisters, I can do what the nurses do. You just, it gives you a chance to hug her.